Teka, parang mali. Ulit. Good evening, everyone. 7 PM po ngayon, Lunes ng gabi. Kakatapos lang ng workday natin. Kakatapos lang ng huling meeting ko. At ito po, yun, mag-record lang ako ng mabilisang video. Kaka 100 days lang natin, gaya ng alam ng marami sa inyo. Ito yung ano natin, yan. Okay, ito yung infographic for the 108, October 8, nung Sabado po ito. Kaka 100 days lang sa ating bagong termino. Second term ko po, kasama ni Congressman, second term. Pero marami tayong mga kasama ngayon ng ating 11th City Council sa pangunguna ni Vice Mayor Dodot, Jaworski. Nasa first 100 days talaga sila ng kanilang panunungkulan. So nung Saturday, nung Sabado, ay nagkaroon tayo ng ilang mga events, ano? Wala naman talaga tayong big event, pero ito gusto ko lang po mag-run through kasi yung iba baka hindi naman nakanood doon sa mga Facebook Live natin. Siguro parang ano ko po ito, parang summary ng mga nangyari at summary na rin nung first 100 days natin. Ano ba yung na-accomplish natin? Ano ba yung mga nagawa natin? Ano ba yung mga pinagpatuloy natin? Ano yung bago? Ano yung... So, hindi masyadong formal ito, ano? Sinusubukan ko lang din tong bagong setup. Ayan, pwede nating ilagay sa kaliwa, sa kanan. Recording as live to, ano? So, ayan, gusto nyo, mahilo, maikot-ikot, ayan, pwede kayo mahilo. Anyway, ayan, so, tinian po natin, yung first event, ayan po, dito po tayo, ano? Ito pong first event natin, yan yung distribution. Kasama natin yung mga barangay at kasama rin natin yung mga NGO firefighter volunteers natin. Kasama ng event po ito actually ng DRRMO natin, DRMO, Disaster Risk Reduction and Management Office po natin yan. Nag-distribute tayo sa ating 30 barangays ng AED. Ano ba yung AED? Automated External Defibrillator. At para naman po dun sa mga firefighter volunteers natin na napaka-importante ng papel nila, ano? Kung hindi po dahil sa kanila, talaga may hirapan ng LGU at ang BFP. Lalo na pag-respond din na tayo sa mga sunog. So nagbigay po tayo, nagbigay yung LGU ng insurance policy sa 516 na mga firefighter volunteers po natin. Itong 516, sila po yung mga miyembro ng ating mga NGOs na meron na pong MOA dito sa ating LGU. So tingnan lang po natin. Mas pagkatapos nito, doon naman tayo sa health centers natin, UHC update po. Pero ito muna yan. So, hindi naman natin papanoorin yung buong video, ano? So, yan ng ating Sir Bryant Meryl Ruiz. Okay. In-explain nila ba't importante. Actually, importante talaga yung AED. Kung isipin po ninyo, yan yung mga, nandito po, yan yung AEDs natin. Hindi pa sanay dito sa setup natin. Teka, ano ba yung mga comments na yung takpan mo natin? Sorry. Pasensya na dun sa mga nag-comment. Baka mamaya ano pa sila. Ayan, so, and kung papansin, ito yung mga AEDs natin. Isipin po ninyo, ilan ang kilala yung namatay na sa sunog? Maaring meron, ano, o naapektuhan ng sunog. May mga kakilala rin tayo. Pero, ang tanong ko, ilan ang kakilala yung inatake sa puso? Mas marami po yun. Lahat tayo, may kamag-anak, may kaibigan na inatake sa puso. Pero ang requirement, lahat may fire extinguisher, di ba? Walang requirement na AED. Dapat meron. Isipin natin, mas maraming affected ng cardiac arrest, heart failure. So, it makes sense na mag-invest din tayo, hindi lang sa fire extinguisher, kundi sa AED. So, yan. Tingnan natin. I think unang nagsalita dito ay si A. Corman. Pagpasensya nyo na po, medyo naninibago pa ako dito sa setup natin, dito sa mga nangyayari dito. Ito po si Dr. Panaligan ng ating City Health Office, si Doc P. Napakasipag din po niyan at siya yung nangunguna sa ating universal healthcare na i-discuss din po natin mamaya. So forward tayo, yan, Congressman Roman. Ating napakahusay na Congressman. Napakaswerte natin sa ating Congressman. Dagdag ko lang din po, ano, si Congressman Roman, kahit na first
100 days pa lang ng bagong kongreso natin, eh, sabay-sabay naman ang term namin lahat, ang dami niya na pong na-accomplish, ano? In previous years, lalo na sa larangan ng edukasyon, ang dami nang naiambag ni Congressman hanggang sa national na level. Yung UniFast, yung Ladderas Education Act, tapos mas recent ng konti, yung sa Education Commission, EDCOM 2, kung tawagin, ano, na i-review na lahat ng mga nangyari sa larangan ng edukasyon, sa Department of Education in the last 30 years, saan ba tayo papunta sa susunod na dalawang tatlong dekada? Ayan, si Congressman Roman yan. So ito yung mensahe ni Congressman. Hindi masyado maganda yung audio dun sa venue. No? Ito yung, actually, ano lang kasi, portable speaker lang yung gamit natin dito, kaya hindi ganun kaganda. Pero actually, yung venue na ito, bagong renovate lang din po sa ating Rainforest Park, o yung Rave, kilala sa pangalang Rave. So, ito, bago yung mga aircon yan, bagong gawa yung lahat, yung multipurpose area na yan. Ito yung sa taas ng gym. Ito yung second floor ng multipurpose building natin sa Rainforest. So, bagong gawa lang din to. So, nagagamit na rin natin para sa mga venues. At sa susunod na mga buwan, marami din tayong gagawin, mga infrastructure works sa Rave. At gusto rin natin siyang hindi naman talaga totally rebranding, ano, pero may mga babaguhin tayo, papagandahin natin yung playground, medyo kinakalawang na, ayusin po natin yun. Yung sa senior park, from the start, ano, kahit nung bago siya, hindi talaga maganda yung flooring niya, yung mga, di ba, ang daming napapatid at nadudulas dun eh. So kasama po yan sa works natin. So itong multipurpose, natapos na, susunod ng mga buwan, meron din tayo mga works. At ipapadeklara na rin natin ang rainforest as a, hindi ko alam yung tamang terminology, ano, pero gusto po natin siyang i-declare as a permanent rainforest. Gusto natin siyang maging sustainable rainforest, a sustainable area that we will protect and preserve for generations to come. So wala pa siyang declaration na ganun. At through the years, nababawasan yung mga puno, nababawasan yung green areas kasi nagtatayo ng mga building, nagtatayo ng kung ano-ano. Paprotektahan na po natin at gagawin na po, tatawagin na natin siyang May Bunga Rainforest Park. Of course, sasubmit pa natin sa konseho o sa sanggunian natin ang proposal o panukala po natin. So, yan. Okay, yung mensahe ko, huwag na natin pakinggan. Hindi masyado maganda yung audio. So, next po tayo. Pumunta naman po kami dito sa ating Deped sa SDO natin, Schools Division Office. Sama sina Ma'am Evelu, Sir VJ. Yan. Ito yata yung papasok pa lang kami. Forward natin ng konti. Yan na ako. Yan. Kasama ko si Chairman of Education natin sa Sanggunian. Si Tita Con, si Cory. Katabi niya siyempre si Consikin. Damhin ang presensya ng ating mahal. Dadasal. Forward. Yan na si Vice Mayor Dodot. Si Ma'am Kay, yung katabi niya. No? Magsipo si Sir VJ, itong naka-green. Salamat po, Ma'am. Pasok na si Konsi Volta, Konsi Kiko, Konsi Pao, Konsi Angelo, and forward. Nag-distribute tayo ng ano, maganda rin yung message ni Vice Dodot dito, tapos mamaya si Kong Roman. Ano. Ito po, nag-distribute po tayo ng laptops. So, for the event itself, 100 plus laptops lang po yan. Pero meron tayong parating na nasa 1,600, give or take, 1,500 to 2,000 new laptops. Bukod pa po yan dun sa mga nabigay na last year, siyempre gusto nating suportahan, tulungan ng ating mga guro. Grabe ang sakripisyo na ginawa nila sa gitna ng pandemya. So tuloy-tuloy lang po tayo. Ano? Yan, okay. So paano ba ito ulit? Yun, okay. So, forward. Pwede ko namang sabihin sa inyo, na 100% ngayon, sumusunod sa tamang direksyon na itinuturok natin, sa tamang proseso ng pagawa. Yun, maganda yung sinabi ni Vice Dodot.
Hindi necessarily related sa laptops, pero yung sa 100 days, ano yung nasabi niya. Pakinggan natin ng konti. Pero ipakita sa inyo na ang aming presensya po ay inaalay namin sa lahat ng trabaho, sisikap, pagtsatsaga na ginagawa nyo para sa kapantahan kasi ganyan. And I'm very proud po sa ating mga pinsihal. Lahat po ng ating mga counselors ngayon, although hindi po 100% kasama namin noong nakaraang halalan, pwede ko namang sabihin sa inyo, no 100% ngayon, sumusunod sa tamang direksyon na itinutulong natin, sa tamang proseso ng pagawa ng lakas, mula sa pag-file ng ating mga ordinance at resolusyon. Noong araw po, medyo nakapapastrain. Ngayon, yan, ang ganda nung sinabi ni Vice Mayor Dodot, ano, sumusunod sa tamang direksyon, hindi sa tao, ah, hindi sa kung sino yung mayor, hindi kung sino yung vice mayor, congressman, sa tamang direksyon, yung gusto nating paigtingin, yung mga pagbabagong nasimulan na natin, tamang direksyon, ibig sabihin, honest governance, good governance. Tapos nabanggit niya, kung narinig niyo, yung pati sa filing ng mga ordinansa, resolusyon, tinatama natin yung mga yung mga proseso sa ating sanggunian panlungsod. So, mula sa filing ng ordinansa, hindi na ako masyadong magpapaka-detalye, no? Pero natuwa po ako dun sa sinabi ni Vice Dodot that hindi tayo nagkamali ng pinili dahil talagang gusto niyang ayusin ang sistema, gusto niyang ayusin ang ating sanggunian panlungsod. 100 days pa lang sila pero ang dami na nila actually na nagawa, na ipasa, pero hindi yung ordinansa mismo, eh. Kasi sa totoo, madali naman magpasa ng ordinansa. Magmo-motion ka lang, tapos walang mag-o-object, pasado na yung ordinansa, eh. Pero yung proseso na may konsultasyon, may actual na committee meeting, ngayon lang po nangyayari yan. Ang laking bagay po. At ang laking tulong sa ekutibo o sa akin bilang mayor, sa amin dito, sa mayor's office at sa mga executive department natin, sa ating LGU na meron tayong sanggunian na talagang willing magtrabaho at willing tumulong para pagandahin pa yung mga panukala natin. So yan ang mensahe sa atin ni Vice Mayor Dodot. Maganda rin yung mensahe dito ni ano, siyempre pag edukasyon, Congressman Roman po talaga yan. Sa totoo po, papagaling lang po rin namin doon sa mga iba-iba nating barangay para naman sa pansuga naman ginagawa ngayon araw. Sana naririnig niyo. Ito yung mga pinaka-importante mo na dapat natin tinututukan. Lahat tayo na nanginigyan sa gobyerno. Siguro, ito na rin, magpapasalamat rin po tayo kay Mayor Vico, kay Vice Dodot, sa buong konsehal. Dahil nabanggit rin Vice Dodot na kanina, ang totoo po, mag-uumpisa na po yung Education Summit. Yan. Nabanggit niya yung Education Summit kasama po yung sa batas na siya po yung may akda sa lower house, sa House of Representatives natin. So, tutulong din po tayo doon. But anyway, na alam natin po na minsan ay hindi rin maganda yung nangyayari sa kanilang tahanan. Alam natin ang totoo po, di ba? Recently lang, yung kagabas pati na teacher, yung nag-viral. So, ano ba yung ending ni Kong Roman? Pakinggan na natin yung ending. So, napag-usapan lang yung mga gagawin pa natin, yung mga improvements. Ang isa po, sa larangan ng edukasyon, first 100 days of this term, ay naghanap kami ng mga lupa, pieces of land na pwede nating tayuan ng school. Dahil nakita natin sa initial report ng ating SDO, ni na Ma'am Evalu, medyo nagkukulang na po tayo ng, o napupuno yung mga paaralan natin. May mga paaralan tayo sa Barangay Pinagbuhatan, Nagpayong, San Joaquin Kalawaan High School. Yan ang mga ilan sa mga paaralan natin na medyo napupuno talaga. So, naghahanap tayo ng mga lupa at meron na tayong na-identify. Sa Barangay Pinagbuhatan, sa likod ng elementary school, nung isang araw lang kamiting ko nung isang araw nung Friday, kausap ko po yung owner, nagne-negotiate po tayo, syempre gusto natin sa presyo na pabor sa lokal na pamahalaan. Tapos last week naman ay
Actually, nagsara na po yung negosasyon. Nagkasundo po tayo, no? So i-release naman natin yung details noon. So may nakuha na po tayo para sa expansion ng paaralan doon. Tapos meron din tayong tinitingnan na lupa sa Nagpayong, meron tayong tinitingnan na lupa sa San Joaquin, sa Napico, meron din. Kailangan natin magtayo ng mga school buildings pa. So maganda rin yung progreso natin dito. 100 days pa lang yung isa, nagkasundunan ang LGU at yung landowner. Yung iba naman, nagsimula na rin yung negotiations. So, yan. Okay. So, next po natin. Ano ba ang next? So, forward, forward na lang natin. Tots, punta na tayo sa mga health centers natin. Yan. Nako, sana mag-cooperate ang ating internet. Huwag sana magbaga lang ang ating internet. Mga kababayan! Okay. Okay. Gulat si Sir Manny doon. Okay, sige. Huwag na natin pakinggan yung message ko. Okay na yan. And so next muna tayo sa mga health center. Una po namin pinuntahan, nagkaroon tayo ng inauguration and blessing, newly renovated San Miguel Health Center. Pero actually, yung bagong gawa talaga doon, yung ikatlong palapag, yung third floor natin, yun kasi dati parang naging bodega na lang. Dating gym, naging tambakan, so ngayon, napagawa na natin siya yung third floor. Gagamitin yun para sa nutrition section ng health center, pati sa admin support. Yan. So medyo manipis yung ano, kung taga San Miguel po kayo, alam nyo yung health center natin dito, malapit sa barangay, medyo manipis yung ano niya, yung lote niya, kaya hanggang third floor po siya. So yan si Father and Blessing. So yan po yung ito yung area na bago. Ito naman, bago naman talaga yung itsura. So yung second floor, ground floor, baka yung iba kasi magtaka. Sabi, ba't bagong bless? Pero yung ground floor, second floor, ganun pa rin naman yung itsura. Kakagawa lang din kasi natin noong 2020, mga ganun. So ngayon naman yung third floor, yung in-improve natin. So yan, bago po yan. Okay, so ayan siya. Ayan kami. Ayan ako. Ayan si Roman Romulo. Okay, message ulit sa atin si Kong. Ngayon hapon naman dito tayo sa San Miguel. Gusto ko yung ground floor, hindi po ano yan. Hindi po bago. Yung third floor yung bago. Yung mga barangay natin para dun sa health program rin. Pagkatapos po yan, so yung health, ano, ang summarize ko na lang yung mga message namin. Pinaka-importante sa universal healthcare, actually kanina, isa sa mga huling meeting ko kanina, meeting with PhilHealth, pinag-usapan namin yung sa konsulta kasi primary healthcare or preventive healthcare, yan ang number one most important aspect. Yan ang pinaka-importante yung kailangan natin tutukan para maging matagumpay ang universal healthcare sa ating bansa. At tayo sa Pasig, gusto nating maging magandang modelo ng universal healthcare. No, marami pa tayong kailangan gawin, pero maganda na po yung progreso. So, kausap ko yung PhilHealth kanina, yung coverage natin para sa consulta package ang pinag-usapan namin. Actually, tayo yung unang LGU sa NCR. Tayo po yung unang LGU sa NCR na nakapag-pa-accredit sa PhilHealth Consulta Package. So, very proud ako sa team natin. Yan, sina Doc P, of course, sina Doc Cuevas, at ang buong City Health Department team natin. Yung mga supplies natin, nagsistabilize na rin po yan. Ganun talaga, pag nagpapakilala ng pagbabago sa simula, maaring magkagulo, maaring maantala yung ibang bagay, pero tinatanaw natin yung long-term parating. So, natin ayusin ang sistema. Mga laptops, no balance billing hanggang sa ospital. Yan ang mga laptops. Kaya sa nakwento niya lang yung nangyari bago kami pumunta dyan sa center. Very successful yung implementation. Kalimutan ko na naman. Social pension. Napakarami na pong natutulungan. Yan, nabanggit niya rin yung ano, with first 100 days. Actually, minsan nakalimutan kong sabihin ano, pag nagsasalita ako. Mabuti, pinaalala ni Congressman Roman. First 100 days po.
nakapag first batch tayo, releasing ng local senior pension. Sa ngayon, ang setup niya para po sa mga nagtatanong, di ba yun yung 65 years old, walang trabaho, walang ibang pension, unahin po natin sila, yung mga walang-wala po talaga ito, 500 pesos per month. Pero gaya nung sinabi natin dati pa, nung nagsisimula pa lang, nung panukala pa lang siya, hindi naman talaga every month yung distribution yan. Iipunin natin siya, sa ngayon, every 6 months yung distribution. So, December, magre-release ng yung for, bale, August to December, kasi yung July, nag-release tayo ng first batch. Ngayon, susubukan natin sa susunod na, sa 2023, inawak ko na yung mga proposals dito rin, ano, gusto natin maging every 3 months o quarterly yung distribution. Pero sa ngayon, bago pa lang naman yung programa, hindi po ganun kadali yan, every 6 months po muna. Ibigyan po ng tulong nila Mayor Vico. Yan, yan yung kinakwento ni Congressman yan. Okay. Okay. Yan, yan naman, message din sa atin si Vice Dodot. Today, Mayor, dahil actually, project ni Mayor Vico to, para panahat si Mayor Vico. Mayroon tayong extension na 30 morning namin bilang isang council na o bagong pang-council na nanginibihan sa ating madalungsod ng Pasig. At dito po, syempre, so, message of support from our vice mayor. Forward ng konti. Gawa yung first at second floor po natin. Ayan, kwento ko na rin sa inyo, so skip na rin natin to. Maximize natin kung mayroong third floor. So, sinilip po namin Nanto ko lang paano nabuo. Hindi ko na ikukuwento ngayon, baka mahaba na. So magiging malaking tulong ito. Forward. Universal healthcare. So nakuwento ko na rin naman. So okay, next sa Palatiw Bilog. Yan ang center natin. Ito complete renovation din po ang ginawa natin. Susunod naman po nito ayan, ito siya. So ang bago diyan, well, fully renovated talaga siya, no? So, pinaganda natin yung sa TB dots natin. Last 2 years, nahirapan tayo sa TB case finding at pati yung sa mga follow-up natin, treatment, dahil sa sitwasyon sa COVID, ano? So, ngayon, medyo hahabol tayo ulit. So, kung meron kang TB, please magpa-treat ka. Kung meron kang sintomas, please magpa-x-ray tayo. Libre po ito, ano? Yung iba natatakot kasi, ayaw magpa-check up, ganyan. Pag bumababa tayo sa, nangyari, sa TODA, magpapa-x-ray tayo, minsan yung iba natatakot talaga. Pero mas nakatakot kung hindi mo alam na may TB ka. Yan ang totoo. Kasi bigla na lang, hindi bigla, pero lalala ng lalala. Unlike kung magpatingin ka, malaman may TB, libre ang gamot sa center, kumpleto ang gamot natin dyan, tapusin natin yung treatment. Kasi yan ang sinasabi ng mga doktor natin, yung nagpa-treatment sa TB, di ba, iniinom na tabletas yan. Akala nila gumaling na sila. Guminhawa na pakiramdam nila, titigil sila. Doon nagkakaroon ng yung drug resistant na TB natin. Yan yung sa kwento lang naman, yung sa pagpapaliwanag sa akin ng mga doktor. So mas delikado po 'yun. Kailangan tapusin natin yung treatment. At pag tinapos natin, pag bubuuin natin yung treatment, wala tayong dahilan para matakot. Mas maganda po magpa-treat kaysa hindi natin alam o yung para tayong nagbubulag-bulagan. Kunyari, wala tayong walang sakit, pero yun yung mahirap. So, encourage everyone. O kaya na-close contact ka ng meeting, magpa-check, magpa-treat, tapusin ang treatment. So, mag-ahabol tayo dyan sa TB dots natin. Yan din, iniisa-isa rin natin yung centers para mapaganda yung sa TB natin, TB dots. Okay? Trivia po, itong doktor po nakasama natin, ang pangalan niya, Doc Mark Hill. Pareho po sila ni Konsehal Mark Hill. Para sa mga hindi nakakaalam o para sa mga taga-District 2, Konsehal Mark Hill de Los Santos, yan po ang mas kilala niyo sa pangalang Volta. Ano ba nangyayari? Naghihintay pa lang. So, okay, forward. Anyway, yan yun. Tingnan natin yung sa loob ng center. Wala ba dito yun? Baka wala. Hanapin natin. Baka hindi nakunan yung sa loob. Punta na lang kayo para malaman nyo kung ano yung itsura sa loob. So, yun yung sa Palatiw Bilog. Yan si Kapbobot kasama natin. And so, ito naman,
Palatiw din, ito sa may barangay hall. Yung dilaw yan po yung barangay hall. Ito po, completely renovated din po ito. O, hindi naman completely renovated, pero substantial renovation po siya. Sa ribbon cutting, yan, yan. Kung naman, ito nag-ihis na si Kuhan kapag may t-shirt. Ito, ito natin yung load niya. Yung laboratory, yung sa TV, ano rin, dito sa center na to. Ito po namin, Dodot, days po namin ngayon na Palatiw Main Health Center, tabi ng barangay hall. Tibay lang po na lahat po tayo handang magtrabaho para sa lungsod. Nagpapaayos po natin ang health center na to. Ay yung... Naghahanap din tayo ng mga, may mga iba tayong health center na medyo masikip. So halimbawa, yung ano natin, Ismar, yan, medyo masikip ang health center natin dyan. Ano pa ba? Pineda, medyo masikip ang health center natin dyan. Yung sa Pineda, nahanapan na rin natin ng lupa. Ang hirap maghanap ng lupa dito sa Pasig, ha? Kala nyo, madaling maghanap ng lupa. Ang hirap po maghanap ng lupa dito sa Pasig kasi, sabi nga, more than 95% built up na po. Pero sa Pineda, may nahanap na. Sa Ismar, wala pa po tayong na-identify. Pero sa TV, baka may mahanap pa tayo. Try lang natin. Yan po yung ay ating mga TB patients. Yung sabi ko kanina sa TB yan din, sinabi ko dun sa speech ko. Yung nga po, dun yan, so skip na natin yan. Ang ating panglabing isang dating sa serbisyong pangkalusugan, ang ito, namunan po lagi dyan ay ang ating City Health Department. Yan. Hindi po si Doc P itong nakaupo dito, ha. Nililinaw ko lang po. Si Doc Allen. Si Sir Allen yan ang suamo. Meron batasan nasyonal, pero malaki po ang papel ng local. Gusto lang makita yung part na in-acknowledge natin yung mga kawani natin. Pag sinabi natin, UA po ang laging pinapaalala sa atin ni Nurse Weng at Nurse Raquel. Yeah. Na dapat dyan si Nurse Weng, si Nurse Raquel nandun sa gilid kasi. Kailangan na... dagdagan pa natin yung hirap bilang. Na, dito, medyo hulang tayo sa space eh. Espasyo. Kung criteria. Nasa ilang libong criteria po yan. Yung sa universal healthcare, yung checklist natin, ilan pages po yun. Pero iniisa-isa natin. Kasi, alam mo yung mga programa natin, gaya ng universal healthcare, hindi naman yan basta yung kung ano lang yung nakikita natin eh. Yung mahirap na trabaho dyan, yung behind the scenes. Behind the scenes, yung pag-aayos ng sistema, yung rationalization ng mga opisina natin, yan. So, City Health Department, tapos na yan. Pero marami pa tayong kailangan gawin. But I assure you, pagdating sa universal healthcare, we will be at the forefront of this. LGU natin, mangunguna po. So, yan po, yan ang ginawa namin nung, may mga ibang minor activities pa, pero yun yung mga main sa 100 days natin. Ano? Marami pa tayong pwedeng ikwento yun sa education, ganyan sa but yung sa mga business naman natin, 'di ba? Importante 'yan ng lifeblood ng ano, 'di ba? Kung wala po yung mga negosyo sa Pasig, eh, wala rin income ang LGU natin. So importante suportahan din natin. So meron tayong talks ngayon para sa third business one-stop shop natin. Meron na kasi tayo dito sa City Hall. Tapos pag January po ito, no, pag renewal season, tapos meron tayo sa Ayala 30th, yan na buo natin yan last term para sa Ortigas Center kung saan nagagaling ang bulto ng income ng Pasig. Pero magtatayo tayo ng pangatlo para dun sa quadrant naman natin na kung saan ng barangay Santolan, De La Paz, Manggahan, hanggang Santa Lucia. So ito ay medyo malayo ng konti sa City Hall eh. So gusto natin, meron din tayong one-stop shop doon. So hindi ko pa yata pwede announce, baka maudlot, pero nagtatrabaho tayo para riyan. At syempre yung mga pag-aayos ng streamlining ng processes natin, yung laban natin kontra corruption para maging mas business-friendly pa tayo, hindi po tumitigil yan. Sa katunayan, may mga ongoing cases tayo, pati criminal cases, ano? Kaya sana wala na tayong makita pa na gumagawa ng mga kalokohan, yung mga naninikil at iba pa. Tapos meron din tayong mga panukala sa ating sanggunian. Pinag-aaralan po natin ngayon yung mga maliliit
i-exempt natin sa mga business tax at iba pang mga regulatory fees. Yung mga sari-sari store yan, medyo umaaray. So, pipilitin natin na bago mag-renewal sa January ay napababa o na natin yung mga fees nila. O siguro yung maliliit talaga, pwede nating gawin libre na. So, pag-aaralan lang natin yung guidelines para smooth po ang lahat. Ayan. So, ano pa ba ang pwede nating ikwento? Sa peso, tuloy-tuloy lang din yan. Short-term employment, first come, first serve. Yung mga job fair natin at yung mga systems natin para sa jobs matching natin. Training sa livelihood. Livelihood, nagsimula na ulit ang mga training natin. Yung sa mga ano natin, PCIST, sa livelihood center po natin dito sa City Hall. Marami na pong nag-start ulit ng mga training, yung mga natigil dahil sa pandemya kasi bawal. So, ongoing na po yan. Ano pa? HR, tuloy-tuloy lang po tayo. Open po ang ating, ano, in fact, umabot sa yung gems natin kasi open po yan, open to the public. Umabot sa 16,000 ng aplikante namin natin dito sa LGU. So, pagpasensyahan nyo na kung hindi kayo ma-replyan kagad, umabot po ng ilang buwan. Isipin nyo po, 16,000 yung nag-apply. Iniisa-isa po nila yan. Pinresent ko rin po nung ating executive legislative agenda ang mga ibang infrastructure projects na hindi yung mga natapos na, no? Pero yung mga nagsisimula ngayon at sisimulan natin bago matapos ang taon. So, nandyan po yung ibang mga project na naantala gaya ng pinagbuhatan Kalawaan Bridge. Naantala po yan dahil nung naupo ako, naka-hold po yung project. 2019 po ito, ah. Na-hold po yung project dahil yung landing niya si pinagbuhatan, yung lupa, hindi pa pala pag-aari ng lokal na pamahalaan. Siyempre, hindi pwede magtayo ang LGU sa hindi niya pag-aari. So, tinrabaho po namin yan, naabutan ng pandemya, pero ngayon, nakuha na natin yung lupa. Papasalamat tayo dun sa mga tumulong sa atin para mabili ng LGU yung lupa. Ngayon, pwede na mag-resume yung construction dyan. Pinapaalala natin lagi sa engineering, ano? But sa lahat ng mga opisina natin, yung proper planning dapat, hindi lang yung para masabi na may project, ano, kailangan yung planning. Yan ang isa sa mga alagang natutukan din natin ngayon. So anyway, again, hindi naman ito masyado formal na video. Kung ano lang din maisip kong i-share sa inyo at kung ano po yung mga nasa video, yung mga naka-video sa PIO, yan lang din po yung naipakita ko sa inyo. Let me know kung gusto niyo po yung gantong klaseng format sa susunod. Mas magiging maganda pa siguro kasi medyo naninibago lang po ako, no, kung paano ba ito. Wala rin naman ako naka-ready na kung ano yung mga topics na i-discuss natin. Nakabukas lang po yung PIO natin. Bale, yan yung PIO page, nandito lang po, ano. So, yan. So, let me know kung gusto niyo yung gantong klaseng format. Pwede natin gawin to every week. Madali lang naman siyang gawin, maybe every 2 weeks. Kung ayaw niyo naman, ay di, hindi na natin uulitin. So, 100 days, first 100 days has been very busy. Yung mga nabanggit ko, sa totoo lang, tip of the iceberg pa lang po yan. Talagang yan lang po yung, you know, di naman tayo pwede gumawa ng video na 3 oras. Kasi kung i-report ko lahat ng ginagawa natin, talagang aabot tayo ng 3 oras. Pero ang pinaka-highlight po natin ay ngayong term na ito, kasama po natin at nakikita natin nagtatrabaho, hindi lang Mayor Congressman, kundi pati mga kasama natin sa City Council. Vice Dodot, 11th City Council, ang ating mga konsehal ay talagang nararamdaman na natin yung pagkakaiba. Yung mga sa proseso ng legislatura natin, yung pag-conduct ng mga committee hearing para pagandahin yung mga panukala na binibigay natin sa kanila, talagang ngayon pa lang ramdam na natin. Pero 100 days, malaking pagbabago, marami na sila nagawa. Hindi naman sobrang mararamdaman yan sa 100 days. Ano? Abangan po natin. Next 1, 2, until end of term, hanggang matapos yung term, buong 3 years, sigurado po ako. Ako mismo, no, mas marami ako magagawa dahil katuwang po natin ng ating City Council. At para sa akin, yan po ang highlight ng first 100 days natin. Tuloy-tuloy po ang pag-aagos ng pag-asa sa lungsod ng Pasig. Tuloy-tuloy po ang mga pagbabagong nasimulan na natin. Sa tulong po ninyo, mga Pasigenyo, maraming salamat. Mabuhay ang lungsod Pasig. God bless. Ingat po kayo.
paano i-end to? Yan ang problema, hindi natin alam paano i-end.